sun look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. What's up mga Kamaro? So mamaya pag-uwi natin sa bahay, re-reveal ko sa inyo kung magkano yung sinasahod natin dito. Ibibase natin doon sa kontrata nating pinirmahan. Mamaya, kita-kits na lang tayo doon. Tatrabaho muna, kits. What's up mga Kamaro? Kakawin na tayo sa bahay, nandito na tayo. Ito na yung time na umpisahan na natin yung ating revelasyon about sa ating sahod dito sa Japan, no? Marami po kasing nagtatanong sa akin, nagko-comment sa aking Facebook at dito sa aking YouTube channel na tatanong sila kung magkano po yung sinasahod natin bilang isang heavy equipment operator dito sa Japan. So ito na una, ang visa ko po dito ay intern trainee lang po at yung kategory natin ay losing work. Sa mga nagko-comment at doon sa mga gustong pumunta dito sa Japan bilang isang heavy equipment operator, magpumirma kayo ng contract. Itong video na to para sa inyo bilang isang basihan bago kayo pumirma ng kontrata. Meron lang akong isang sasabihin sa inyo. Sa Japanese kasi, sa kanila yung mga sahod nila, mitso lang talaga yan. Sekreto lang, hindi nila sinasabi yan. Pero dahil sa inyo, gagawa natin ang video yan. So okay mga Kamaro, lahat po ng aking sasabihin ay ibabase po natin sa kontrata para wala po tayong kasinungalingan, puro katotohanan lang yung ating sinasabi dito. Papakita ko sa inyo yung ating kontrata. So ito po yung ating kontrata. Yan po. Yan yung ating kontrata. Yan. Pirmado yan. Diretso na tayo sa ating sahod. Wage payment. Basic pay. Monthly wage. So ang monthly wage natin dito mga Kamaro. Ito po. 200,000 yen. Yan po. Yan. Hindi nyo ba makikita? Ayan. Doon po sa 200,000 yun na sahod natin, meron pa pong mga kinakaltas doon. Merong apat na kaltas. So unang-una, tax. 3,770 yun. So yun po yung tax natin dito. Babayad din po tayo ng social insurance premium. 28,110 yun. Nagbabayad din po tayo ng employment insurance premium. 800 yun. At last, nagbabayad din po tayo ng bahay. So yung tinitira nating bahay, binabayaran po natin 13,000 yen. 45,680 yen. Yan po yung total na binabawa sa sahod natin tuwing araw ng sahuran. Ito po yung mga kinakaltas natin tuwing araw ng sahuran. Yung 200,000 yen natin na sahod sa loob ng isang buwan, babawasan po natin lahat yon ng mga kinakaltas natin na halagang 45,680. So yung magiging total na lang po, yan na po yung pinakanit na sahod natin tuwing sahuran natin. Mula sa 200,000 sa mga kinakaltas natin at yung pinakanit natin na sahod. Iko-convert siya natin sa piso. So ita-times natin siya sa 46. Yan, 0.46. Kasi yung palitan ngayon ng yen to piso is 0.46. 200,000 yen times 0.46 is equal to 92,000 pesos yung sahod natin sa loob ng isang buwan mga Kamaro. Kukonvert naman natin sa piso yung kinakaltas sa atin buwan-buwan. 45,680 yen times natin sa 46. Magkakalaga po siya ng 21,012 pesos. Okay, dito naman tayo sa buwang sahod ko sa loob ng isang buwan. Ito yung pinakanit natin na sahod. 154,320 yen. Ito po yung kabuwang halaga na natatanggap natin buwan-buwan sa sahod natin. 70,987.2 pesos. Yan, i-reveal ko na po sa inyo. Yan po yung sahod natin dito sa loob ng isang buwan bilang isang heavy equipment operator, intern trainee, losing work category. So ito yung payslip natin, no? Yan. Ito po yung payslip natin sa ating sahod. Yan. Doon sa mga kinakalta sa atin, makikita din natin dito. Yan, no?
health insurance 9,243, pension plan 17,385, employment insurance 800, tax na 3,780. Pag dito ka sa Japan, bukod doon sa salary tax mo, gobayad ka pa ng tax dito sa local. Yung binabayaran ko dito sa local tax, yan, nagkakalaga siya ng 2,500. Tapos ito yung kaltas ko sa dorm, 13,000 yen. Yung kinakaltas na local tax, hindi siya kasali dito sa kontrata. Pag nagkataon na yung lugar na tinitiran mo, mas malaki magbawas ng tax, hindi pumapasok yung sahod natin na 154,000. So yan mga kamaro, sana magiging gabay ito sa inyo sa mga kontrata na pipirmahan nyo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsama. Umpisa pa lang ito, sana huwag kayong magsawang sumuporta. Please, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. See you to my next vlog. Mag-iwan ako sa inyo ng kasabihan. Walang maliit o malaki na sahod sa taong kuripot. Kaya mag-ipon tayo habang nandito tayo sa abroad. Let's go!